At ito na nga yung traditional barong measurement with placket or half open siya sa harap. Traditional siya kasi hindi siya fitted, diretso lang yung side niya, wala siyang darts at saka wala siyang curve sa bewang. So dito ang ginawa ko para mas madaling sukatin, pinasuot ko yung asawa ko ng pinaka-komportableng barong para sa kanya. Mas madali ito kasi meron ka ng sign kung saan sisimulan o tatapusin yung pagsusukat at hindi rin siya magiging masikip dahil pinili niya yung pinaka-komportableng barong para sa kanya. Kung meron mang ilang adjustment, pwede namang idagdag or ibawas sa measurement. So simulan natin yung pagsusukat. So ito yung shoulder measurement. Para sa neckline, i-measure lang natin yung sa harap, itong line na to. Ito yung chest circumference or simply chest. Dumadaan siya sa nipple. Tapos yung chest point mula dun sa line ng shoulder, pababa papunta sa nipple. Armhole, sinukat ko yung sa barong na armhole. Tapos yung barong length mula dito sa likod hanggang sa dulo. Dapat na natatakpan yung puwetan. Sa pagsusukat ng sleeve length, dapat medyo nakabend yung arm. Ang dahilan nito para hindi siya masyadong maikli. Susukatin nyo rin yung elbow point. Tapos ito namang wrist, pwede nyo sukatin kung ano yung wrist niya or yung wrist ng barong, tapos maglagay kayo ng allowance. Or buksan nyo mismo yung cuff, tapos sukatin nyo na lang yung length at width ng cuff para madali siyang i-pattern. Next ay yung bicep. So make sure na yung bicep na sinusukat nyo ay yung bicep ng barong. So hanggang dito po yung measurement tutorial. Yung susunod ko pong video ay tungkol naman po sa pagpapattern ng bodies ng barong. So abangan nyo po yung video na yan. Salamat po sa panonood. Bye!